Joseph! Sir! Pwede ka ba namin makausap? Bakit to? May problema mo ba? Wala naman. Pero may ilang tanong lang kami para sa'yo. Sige. E diretso yun na kita. Kasi pareho lang naman tayo ayaw nag-aaksay ng panahon, di ba? Nare-record natin ang usapan. Pasok ko kayo. Salamat. Tungkol doon, saan ba ito? Tungkol doon sa nangyari nung isang gabi. Ang kasama mo si attorney, anong alam mo sa totoong nangyari? Sinabi nung sa inyo yung tito, di ba? Pareho kami nagpunta doon para kumbinsin yung dalawa na magpa-DNA test. Dahil alam niyo yung silang dalawa na pinagsususpecha ang kadugo ni Dado, di ba? Joseph, tingin mo, sino sa kanila maaaring kasama ni Dado nung gabing yan? Joseph, hinihingi lang namin opinion mo. Baka makatulong. Nakausap niyo na ba si Cal? Si Calvin Benavides ang tingin mo kasama ni Dado ng gabing yan. Ayoko humang ako sa, dahil wala naman ang tayong sapat na ebidensya. Pero ang dami ko kasi napapansin pong mabago kay Calvin. Simula ng pagsuspensyaan siya. Ano klaseng pagbabago yan? Nagiging violente mo siya. Natingin malayo sa lahat. Dati madalas ko kami magkausap. Parang umiiwas ko siya. Hindi lang ko sa akin, sa maraming tao pa. Pero marami naman pwede ibig sabihin ng pagbabagong yan, di ba? May nakita ko black na hoodie sa kotse niya. Kapareho ko nun yung nakita ko doon sa lalaki sa ospital. At nung gabi may umatake sa kuya niyo, nandito dito ko si Enzo nun. Kaya imposible si Enzo yung kasama ni Mang Dado. Yun lang? Yun lang. Pero tulad doon ang sabi ko, wala ko tayong sapat na ebidensya. Kaya ako pinipilit namin yung dalawa na magpa-DNA test. Sige. Salamat, Joseph. Mauna na kami. Kanina ka pa dyan nakatitig sa papa mo. Baka mamaya, kausapin ka na yan. Sana nga, ulo. Si papa lang ako kasi makakasagot sa lahat ng tanong sa isip ko eh. Pero hindi natatapos lahat ng tanong sa isip ko, lo. Bawat tanong nahanganak ng panibagong tanong. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Tungkol ba ito kay Calvin? Apo, lagi ko naman sinasabi sa'yo. Kapag hindi kaya ng utak, gawa ng paraan ng isang bagay, kaya ng puso gawa ng paraan ito. Marami ang maapektuhan, Lo, eh. Pero kung magandang intensyon mo at nakakabuti sa mga nakakarami, bakit hindi mo gagawin? Kung nanggagaling sa puso, kabutihan ang magiging resulta ng gagawin mo. Mag-ingat ka nga lang. Alam ko, walang sino man sa amin makakapigil sa gagawin mo. Ang panalangin ko na lang ay huwag mo sana ipahamak ng sarili mo. Dalawin ko muna po si Papa sa sementeryo. Nangako ko kasi sa kanya na pupunta ako siya pagkatapos ng Pasko, eh. Sige, sir. Mag-ingat ka, ha? Kawan ka na Diyos, anak.